What's up mga bro? Nakabili na tayo ng ano? Rattle cable tsaka reverse cable. Ito, yung dalawa. Honda Genuine, galing Indonesia. Papalitan na natin yung stock natin. Kasi nga maiksi, di ba? Nagre-route ako dito eh. Ito na yung update video. Ito yung throttle at reverse cable natin. Ano yung papalit natin? Mas mahaba to. Ito pang beach street talaga to. Ayan. Tapos pakita ko rin sa inyo itong ano, pinagawa kong bracket dito, yung equalizer sa preno natin. Baklasin ko na muna yung motor para matanggal na natin to, yung throttle cable na luma. Para din alam nyo kung paano mag-alis. Mababaklasin natin ito. Itong upuan mismo. Yung mismo ano, ito, yan. Isang buo, para ma-access natin yung throttle body. No, kasi nakakabit yun eh. Kasi itong harap, itong ilalim, ayan, tanggalin din natin yan. Pati ito, itong araro. Baklasin ko muna. Tinanggal ko na rin yung mga bolts. Ito, lahat. Para babaklasin na lang natin. Pakita ko sa inyo. Pati ito, babaklasin natin. Ayan. Tapos ito. Ayan. Ayan, tanggalin na natin ito. Yan, para ma-access natin to, throttle cable tsaka reverse cable, kailangan natin tanggalin talaga yan. Kasi mahirap pag dudukutin mo dito eh, hindi maabot. Ito kasi yan, naka-bolt yan dito, itong dalawa. Tanggalin natin dalawang bolt. 12mm, tanggalin na natin. Ito, dalawang bolt yan. Tulugan lang natin yan, 12mm. Nilugan nyo na, hilayin nyo na lang. Ayan. Ayan, tanggalin natin yung reverse. Yung throttle naman. Meron din, 12mm din. May bolt din yan dito. Lugan nyo lang. Counterclockwise ang pagluwag. Ayan, tanggal na. Ito yung throttle cable. Tapos ito, baklasin na rin natin yung harap. Para ma-access natin yung kable dito. Bago nyo hilahin, tatanggalin natin yung connector nya ng harness headlight. Alam nyo naman na yan kung nagbabaklas kayo ng Honda Beat. Ito yung connector. Ayan. Ito, tatanggalin din natin to, ang ilalim. Yung bangka. Tapos ito ang araro. Ang galing naman yung bolt. May bolt pa ito eh. Screw pala, hindi bolt. Yan. Dalawang screws. Tapos ang ating araro. Boom! Yan, nabaklas na natin yung harap, yung ilalim, yung araro ito. Pwede natin ma-access to ngayon. Pwede natin hilahin yan. Nabaklasin natin tong starter switch. Kapag stuck naman yung Honda Beat nyo, babaklasin nyo yung buong ulo. Ito kasi sa akin, gin-invert ko na eh. Pero ganun din yun. Ito yung sa stock natin na ano, throttle housing. Yan. Ito, ito na mismo yung housing nya. Kaya pag stuck, tanggalin nyo yung buong ulo. Kasi mabaklasin nyo to, ang dalawang to. Baklasin ko naman ito. Tagal natin isa. Isa pa dito.
Tanggal na natin isang bolt nito. Ah, pwede natin yung alisin to. Ah, para matanggal natin yung kable, tulak lang natin yung reverse. Yun ah. Doon sa tinanggal natin sa kabilang dulo. Ayan. Natanggal mo na yan, pwede mo na yung baltakin. Ito yung throttle. Ayan, tanggal na. Ito yung throttle at reverse cable. Throttle, reverse. O, ganyan din yung sa stock natin. Ayan o. Same lang sila. Ayan lang din. Ito, mas madali kasi ito lang aalisin mo. Pero kailangan mong baklasin talaga yung buong ulo. Tanggalin na natin muna to. Lugan muna natin tong dalawa. Ayan. Ito. Itong reverse ang tatanggalin nyo to. Kasi itong throttle, ini-screw yan eh. Reverse. Yung reverse cable natin, ganyan siya. Ano, meron siyang pang-screw sa loob. Ito, ito mismo yung naka-screw dito sa throttle housing. Ito, pang-lock lang niya to. Ayan, tanggal na. Alisin ko lang muna to sa routing na ginawa ko para mapalitan natin ng bago. O ito, pakita ko na rin pala sa inyo. Hindi naman kailangan akong alisin. Kaya ko namang itanggalin yung dito. Hilangin ko lang. Pero pakita ko na rin. Alisin ko na to. Ito lang yun. Ito yung nilagay ko. Ayan. Ito, 4mm ang size. Tapos yung ilalim niya, 10mm. O, 10mm yung size nito muna. Tanggalin ko na rin to. Ito yung kulang ko nung nakaraan eh. Nung gina-install ko to. Ano, mabili na tayo. Nagawin mo na yung nut sa ilalim. Tanggalin mo na. Kasi may screwhan talaga yan eh. Pa-welding. So, alisin to. Ayan. Nagyan ko na rin yan ng parang ano, rubber na washer. Gumawa na lang ako. Para hindi mababasag ko sakali na mapasobra higpit. Ayan, angatin lang yan. Ayan, tanggal na. Ayan, tanggal na natin. Para mas madali natin ma-access itong kable. Ito yung stock cables natin. Pwede natin alisin. Ilayin ko na lang. Babalik na natin sa dating pwesto, yung bago. Tinanggal ko kasi yung ano nito eh. Sa mga sabitan niya. Nireroute ko. Kasi nga hindi maiksito eh. Talaga yung pang ano. Beat street. Mas maganda kung aalisin tong ano. Itong bulsa. Para mas madali hilahin. Kaso may crash guard ako eh. Hirap alisin ito eh. Diskartehan ko na lang. Balikan ko na lang kaya pag naalis ko na. Ah, tanggal ko na yung ano. Pwede naman pala hindi alisin. Kaya naman hilahin. Discarte nyo na lang. Ayan, yung throttle at reverse. Ito yung bago natin, pang beach street. Tingnan nyo kung gano'y yung haba niya. Yung stock. Ito yung sa beach street. Ayan. Mas mahaba talaga itong beach street. Ito yung kay 81 and 31. Kasi sa stock. Ito, iksi oh. Ano, kaya nagre-route pa ako. Ito nito natin kailangan magre-route. Balik na natin sa dating yung pwesto to. O, ikabit ko muna yung ano, paloob sa dating pwesto. So, pakita ko na na sa inyo. O, ito. Ito yung tinanggal ko nung ano. Kasi nga nire-route ko. Kaya pwede natin ibalik dito. O, ito yung throttle natin. Throttle cable. Ano, palatandaan yan ito. So, sa kabilang dulo niyan, meron yung adjuster ng free play. Kaya hindi kayo malilito. Ito ang pwesto nito, nakaganyan. So, ang pwesto ng throttle natin dito, may ilalim. Ayan, ilalim na bracket. So, itong reverse natin, ito ay babaw. Ayan. Ayan,
bali nakaganyan siya. Tapos ito yung bolt niya. Yan, pwede natin ilagayin doon. Pero ipasok ko muna to. Irarouting ko muna. Pwede ko na siya ibalik doon sa mga dati niyang sabitan. Ito. Yan, din tayo mag-reroute. Original na yung pwesto. Mabalik ang wallet kayo. Iayusin ko muna. Alright, yan. Ayos ko na yung routing niya. Binalik ko sa original routing. Ano, sobra-sobra pa. Wala nang sabit yan. Hindi na kailangan mag-routing. Sobra-sobra pa yan. Mahaba pa. Habit na natin tong throttle at reverse cable sa ano, throttle body. Ito muna ang throttle cable. Yan, sa ilalim yan. Yan yung slot. Yan, slot niya. Post pa ilalim. Pa ilalim. Yan, sa ganyan. Lagyan natin yung nut. Tapos saan natin suksok. Yan. Yan yung throttle natin. Ayan yung throttle cable sa ilalim, ha. Ayan, panghila siya. Pita natin to. Telbemem. Saktong ipit lang. Ano talaga yung access to? Sikip eh. Ayan, okay na yan. Hindi naman yung basaw sa mga kalas. Ito naman reverse natin. Ito nyo, ang ilalim yung throttle. Tapos yung reverse ay ibabaw. Itong reverse, dito lang yan. Ayan, may slot din yan. Ayan. Itong reverse, para lang to ano. Pag naputula kayo ng throttle cable, babalik pa rin siya. Hindi mag-stock. Hindi mag-weld yung motor nyo. Para siya yung support, pabalik yung throttle. Ito, kabit na natin to. 10mm naman to. Gamit kayo ng T-wrench. Nandito yan. Itong slot na to sa gitna nito. Hindi siya gagalaw. Ito yung T-wrench. Jeez. Yan. Okay na. Okay na tayo dito. Yung routing okay na rin. Dito naman tayo sa ano, kabilang side, ayan. Ito yung palatandaan ng throttle cable, ayan. Meron siyang adjuster ng free play. Yung reverse, wala yan. Isang diretso lang yan. Ito yung free play natin. May adjust din natin yan. Kabit na lang muna natin sa throttle housing. Ito yung pang click. Ito yung stock. Ulit, same lang yan. Same lang din yun ng butas. Ito, huwag nyo rin kalimutan ito na ikabit. Ayan, itong rubber nya. Para yan dito. Para hindi siya pasukan ng tubig. Ayan. Ikabit na natin dito sa housing. Screw mo lang yan. Ito yung throttle cable. Ayan, masyadong isagad para may play. Ma-adjust pa. Naman yung reverse. Ayan. Ayan, ginabit ko rin yung ano, rubber nya. Suot mo lang yan dyan, tapos ito yung panglalak mo. Nakailangan mga hand tight nyo. Kasi pag matigas, ibig sabihin wala sa align yung ano, thread. Yung malos thread. Hand tight lang. Ito, pwede nang higpitan to, itong reverse. Makita mo yan na. Ito yung haba ng ano natin, wire natin. Probably. Sobra-sobra. Sobra-sobra, B. Yan, pag ganyan, sobra-sobra. Okay, pero yung hilayan yan dito. Hilayan nyo lang yung routing. Dapat pala hindi muna natin kinabit dito. Kasi lalagay pa pala natin dito.
sa may ano, throttle. Pero kaya naman. Ito yung throttle muna. Likod. Yan. Tapos saan natin yung suot to. Nakabit na yung throttle. Ito yung reverse. Natin kung kaya natin ikabit ha. Feeling ko kaya naman. Suot nyo lang yun dito sa butas. Tapos may slot. Yan, okay na. Kabit natin. Yan, mag-snap. Dapat yan, left to right, mag-snap siya. Center. Mag-fit. Tapos natin yung routing. Yan. Snap. Left, sagad. Yan, that nag-snap, pabalik. So, kaya tayo dito, kabit na natin. Ito ang cover niya. Yan, meron yung pala dito, ano, slot. Para pag tinrattle mo, hindi sasama to. Kailangan nakatapat siya, may butas yan sa handlebar. Lagyan ko na lang yung bolt nito, dalawa. So, kaya tayo dito. Ayan, okay na tayo dito sa ano. Throttle at reverse cable. Nakabit na natin na maayos. Alright, binuo ko na muna yung motor para ma-size na. Adjust pa pala natin yung ano niyan, throttle free play. Pakita ko sa inyo kung paano. Nakikita nyo to, ang dalawang to. Ayan yung adjuster. Ayan. Ito nyo yung free play niya, laki. Bago bumuka yung throttle. Ito yung kagat. Laki nang i-adjust natin. Para ma-adjust mo yan, lagyan mo lang to, itong maliit. Itong maliit na to. 10mm yan. Ito, 10mm. Para siyang 10mm. Para masigipan mo yung free play, mabawasan, ikot mo ng clockwise. Pansinin nyo to. Pansinin nyo to. Ayan. Gagalaw yan pag ganun. Nabuwasan yung free play. Yan, unti-unti siyang gumaganon. Yan, tingnan natin. Yan, malaki pa. Diyos ko pa. Meron pa rin. Yan, depende naman sa preference niyan. Sa akin, okay na ako sa 2 to 3 mm na ano. Free play. Ano ka na ka dyan. Tapos pwede natin ilock. Ito. Maliit. Ayan. Ito yung panglalock natin. At meron kayong pangontra. Lakas yung pangontra. Isa lang yung 10mm ko eh. Ito na lang pangkukontra ko. Ayan. Ito. Higpit. Ang higpit. Hindi siya mawala. Hindi siya mag-loose. Mahigpit na yan. Kaya tikot-tikot mo yan, hindi na yung gagalaw. Kasi mahigpit na dito. So, pwede mo nang balik yung cover. Ano, yan na yung free play natin. 1 to 2 mm. Okay na yan sa akin. Yan, pakita ko naman sa inyo to. Itong pinagawa ko na bracket. Or equalizer para sa click na lever. Ayan. Ito yung pinagawa ko sa machine shop. Dalawang flat bar yan. Para yan dito sa lever. Ang click. Ito yung wala ko nung nakaraan eh. Pinagawa ko na lang. So dyan may lusot yung ano, dulo ng preno. Sa likod. Ayan. Kable. Tapos yan ganyan siya. Ito para to sa brake lock. Ayan. Medyo nagkamali ako ng ano eh, design. Pero ito pang ano to, standard. Pag combi siguro dalawang butas gawin nyo. O bumili na lang kayo ng ano, assembly. Meron na kasing assembly na ano, pang Honda click. Meron na. Isang buo talaga na ano,
Brake Assembly. Lagi ko yung link, yun na lang orderin nyo. In-update ko na rin yung sa main vlog eh, yung installation vlog. Pero kung nakabili na kayo ng mga parts niya na pang-click, kung gusto nyo magpagawa nito, bagay ko sa inyo yung measurements. Ito, nalagyan ko na. Ayan. Ayan siya, ganyan siya. So, 3 cm ito. 3 cm hanggang dito. Ayan yung unang flat bar na sa ibabaw or nasa ilalim. Yung mahaba, ayan, isang flat bar din yan. May welding kasi yan eh, paikot. Ayan, 5.2 cm. Ayan. Tapos yung kapal niya, ito. Ayan, 1 cm. Dalawang flat bar yan. Ayan. Ayan, ganyan kung gusto nyo na ano. Yung design na, ito yung hindi ko na ilagay sa design eh. Ito dapat yung sa brake lock. Pero gumagana naman yung brake lock nito. Ginawa na lang ng paraan. Ayan, dito yung brake lock. Ito, pwedeng ganyan yung gawin yung design. Nagyan nyo dito, dyan mismo yung brake lock. Ayan, pakita nyo lang yan sa ano, sa machine shop. Kaya na nang gawin yan, mayroon naman ng sukat eh. Pagaya nyo na lang yung itsura. Ito namang visor natin, ayan. Nilagyan ko siya ng rubber para hindi siya mababasag pag ginihigpitan. Papalitan ko na lang siya ng ano to. Ito nilalagay ko, lock nut. Ang kabila niya. Dito yan nilalagay. Ito sa ilalim. Yung bracket niya nakaklamp lang dito sa handlebar. Dalawang clamp. Tapos may bolts and nut. O, ito yung, yan. Yung bracket niya, dalawa. Yan lang, nakaklamp lang siya dyan sa handlebar. Tapos bolts and nut. O, itong dalawang to, dito siya. Ayan, sa ilalim. Ayan yung pwesto na sinet ko na hindi siya tatama dito. Itong part na to. Pag nililigo, kailangan hindi siya tatama sa gilid. Ayan, medyo nakaangat siya. Lagay na natin to dito. Ayan, discardahan nyo na lang. Pero dyan yan. Ayan. Pag niligo mo siya, kailangan hindi siya tatama. Ayan. Ito, that may gap. Yung mababasag yan, pagtatama yan dyan. Kabila. Ayan, ganyan din yung visor, madali lang. Lagay ko din yung link nito. Nalagay ko na lang to, tapos okay na yan. Test ride natin bukas. Ayan, let's go! Alright, what's up mga bro? Bigyan ko na kayo ng ano dito, review. Doon sa kinabit natin na throttle cable, ano. Yung pang on the beach straight talaga na cable. Abit na natin eh. So, ikot lang tayo dito sa may Petron para mapakita ko sa inyo. Maganda, maganda yung throttle response nya. Tapos walang sabit. Pag piniit mo na right to left, hindi siya nagbabago yung minor. Yan, tapos nag-snap siya pabalik. So, okay yung pagkakabit natin. Tapos yun yan, naibalik ko na sa dati niyang routing. Kaya, mas okay talaga. Yung normal na position na. Kaya kaya dati na nagre-route pa tayo. Ayan, kompleto na yung beach street natin. Ito na yung project natin. Napaka-solid talaga. Pati yung preno natin, binalik ko na rin sa dating pwesto niya eh. Yung preno sa likod. Nakalimutan ko pala ibalik yan nung nakaraan kasi medyo pinasok yan sa loob eh. Medyo kapus nga kasi nung naputulan ako nung gamit yung stock. Ayun, nakapagpagawa na ako nito. Yung equalizer na bracket. Yeah, pwede ko na siya ibalik sa pwesto kasi tama na yung haba niya. Sakto na yung adjustment. Yan, ayos ko na rin yan. Ikot lang tayo dito sa may Petron. Ah, napakasarap talagang gamitin ito. Beach Street. Oh, bira nga tayong konti. Na-miss ko dito ah. Kailangan ulit ako pumunta rito. Let's go! Woohoo! Palit din pala ako ng ano oh. Ng lever grips or handle grips. Yan. Stock yan ng ano. Ang Honda. Kaso beat carb pala yung nabili ko. Honda beat carb pala to. Akala ko yun ano eh. Yung pang Vito, yung dalawa, yung may throttle reverse. Kamali ako, kinuha ko na lang yung ano, mismong grips. Ito sa kabila, tinanggal ko yung ano,
mismong case niya. O yung nasa loob niya, tinanggal ko na. Ito ulit tayo sa may Petron. Napakita ko lang sa inyo yung motor ulit. Ano na eh. 100% complete na eh. Ako, nais na natin. Anong problema? Dali tayo sa pwesto natin. Favorite nating vlogging spot. Ha? Shout out, Petron! Ano mga tropa natin, wala dito eh. Andito tayo, ayan! Favorite kong vlogging spot. Oh. Wala kasi dito ang ano eh, oh. Walang dadaan. Diba? Ayan, napaka-solid dito. O, demo ko muna sa inyo yung ano. Ayan, pag naka-idle. Ayan. Pag pinit mo, hindi yung bubago yung minor dapat. Ayan. Ganun pa rin yung idle. Hindi nagbabago. Sabi, hindi siya naiipit yung kable or hindi nahihila. Ayan. Pakita ko na sa inyo. O, ayan na. Si Bitoy. 100% complete na yung project natin. On the beach street. 100% complete. Solid. O, ito yung throttle at reverse cable natin. Ayan. Nakapasok siya dito. Ayan, nakaganon yan. Yung pwesto niya nakaganon. Dati yung pwesto niya. Kasi ito nga, yung preno sa likod, inayos ko na rin. Binalik ko na. Ayan, dito na ulit siya sa labas. Dati nasa loob yan eh. Ayan, inayos ko na yan. Pakaganda talaga ng Beach Street na setup. Panalo, no? Oh, ayos na ayos eh. So, ganun din nyo. Kung papalit kayo ng throttle at reverse cable, ayan, nabawa, naputulong kayo. Ganun din. Ito lang naman ang difference niya eh. Pero para same nga lang din yung ano, di ba? Yung throttle housing. Pares na pares lang. Stock tsaka ito. Pang-click to eh. Ayan. Yan, kung napapansin nyo pala yung side mirror natin, no? Iba. Stock modified yan eh. Side mirror. Stock na side mirror yan. Tapos yung stem niya, modified. Stem yan nung ano, dati kong salamin, yung Mugen. Naalala nyo. Ayan, yung nilagay ko. Gawin ko rin yan ng vlog, pakita ko sa inyo. Tapos mag-try din ako ng pang Yamaha. Meron ako eh. Na genuine na Yamaha na side mirror. Tatry din natin yon, kung alin na mas maganda. Ayan, okay na yung throttle natin tsaka reverse cable. Wala siyang problema. Kompleto na tong project natin sa Beach Street, okay na. Pero mga upgrades na lang. Mga bolts siguro, ayan. Ah, solid, no? Pwede na tayong bumalik nito, okay na. Atrali natin. Let's go home. Let's go home. Sarap gamitin. On the beach street, 100% complete. Ng throttle response. So, solid. Swabing, swabe. Oh, red light. Red light. Kabit pala ako mamaya ng mini driving lights. Inintro ko eh, kaso yung bibiling ko wala, sarado pala, Sunday pala ngayon. Punta ako na ano eh, auto shop siya, electronic shop. Yung pala sarado, Sunday kasi. Lugi. Kaya binigyan ko na ng review to. Nakalimutan ko rin kasi. Sobrang dami kong ginagawang vlog, nakalimutan ko. Kailangan ko pala gawin ng review to. Pero okay naman, yun lang naman yun. Simple lang. Simple ang review lang. Bira. Bira tayo, bira, bira, bira. Woohoo! Let's go! Sarap sa Clark. Clark lang, number one. Oh, tama na yun. Last pa rin speed tuner. Oh, kahit malakas ang hangin eh, no?
100 plus. Kopya. Change lane agad. Yeah, cruising na lang tayo dito. Oh, yeah. Cruising. Sarap. Napaka-solid ng Beach Street. Lakas oh, 107, 108, 109. Oh, tama na. Exit na ako eh. Dito tatapusin yung vlog. Alright mga bro, ride safe. MDL